na natin ang pambato ng Metro Manila na si Alfredo, Cruz. Magandang Happy Valentine's po. Hello. Happy Chinese New Year. Kasaan po sa Luzon, Metro Manila si Alfredo? Taga Barangay Batasan po, Quezon City. Ay, isang tricycle lang yun. Nandyan lang yun. Ano pong pinagkakaabalahan ngayon ni Sir Alfredo? Ay, mga laruan po. Tinda po kami ng misis ko. Magkatuwang po kami ng dalawa. Nang laruan po? Ano pong laruan ito? Yung mga glow in the dark, yung umiilaw sa gabi. Kamusta naman po yung mga bentahan dyan? Kamustahan? Okay naman po. Kumikita naman kahit paano. Saan po ba ito? Meron po ba kayong pwesto o naglalako po ba kayo? Ay, ito po yun. Nilalako po namin sa mga barangay day, mga palengke. Wow! Ito po bang mga laruan, gawa nyo po ba ito? Binibili rin namin. Ah. So, reseller lang sila. Pero bakit po sa lahat ng pwedeng ibenta, ang napili po ay laruan? Anong tawag doon? Ano ba mga tawag doon? Glow in the dark. Dark. Hindi, mas ano eh, hawak po namin yung oras namin. Mm-hmm. Mas maganda po yung ganun eh. Oo, tsaka okay lang magbenta ng laruan. Huwag ka lang maglaro ng feelings. Ay, hi! Mike! Kaya ako lang sana. Sumisigaw ko dyan sa ako lang sana. Kayo naman, oh, masyado. Pero naisipan niyo po bang magbenta ng ibang klaseng produkto? Oo, mga ibang bakit niyo po naisipan na laruan ang ibenta ninyo? Mas ano po eh, magandang ibenta, madali sa mga bata. Gusto ng mga bata yung mga laruang umiilaw. I see. Oh, magandang po yun. Kung sakasakali po bang nagbebenta kayo, kinakantahan nyo rin ba para mainganyo pa ang mga bata? Minsan po, kinakantahan ko pagka ano, mga bata. Mm-hmm. Pinapayuhan ko rin sila kung may talento rin sila. Sumali sila. Mm-hmm. Maganda yun. Pag kunwari, tumambay kayo sa labas ng school, no? Sakto yun. Saktong-sakto talaga paglabas ng mga bata. Paglabas ng mga bata, oh, makikita agad nila. Pero ito, nabanggit niyo po na kayo po eh, nagbibigay din ng payo sa mga bata. Paano to? Yung pagkanta niyo rin po ba? Kasi sinabi niyo, pag may talent, dapat sumalin. So, nung kabataan niyo po ba, kayo po ba eh, suke po ng mga singing contest? Noon po talaga na inganyo ko sa mga amateur. Mm-hmm. Yan. Hanggang ngayon, hinishare ko sa mga bata. Kung may talento ka, sumali kayo. Sabi ko, sa may talent. Dumadayo po ba kayo sa mga competitions? Opo, noon. Nung ako'y kabataan ko pa. Batang bata pa naman po ngayon. Ilang taon na po ba tayo? 47. 47? Ako, wala pa po. Oo. Ano pa times? Ayun nga. Hindi, about batang bata 47 pa. 47 bata pa po. Hindi pa lumagpas ng tatlong kalendaryo. Opo. Bakit po kayo nag-decide na tigil muna yung pag-a-amateur singing contest nyo? Hindi, pinag-ano ko naman eh. Sa mga, kasi ano eh, mahirap din yung pagsabihin yung pagtitinda. Tsaka yung pagkanta. Minsan po sa ano, sa mga mall na lang ako kumakanta. Pag may nag-invite, mga contest, sumasali po ako sa mga mall. I see. Pero meron na po ba kayong anak? Oh, isa lang ho. Magaling din yung kumanta. Yung asawa po? Nandyan din po sila. Ilan po? Sila! Yung asawa niyo po! Sa gitna, nadulas siya! Silang dalawa, Yung anak kong lalaki, tsaka yung misis ko. Kasi naman si, ano, si Sammy nililito. Bakit ako? Hindi pa ako nagsasalito. Opo. Medyo nadulas tayo dun, kuya. Oh, yung anak kong lalaki. Maano rin kumanta, sumayaw. Wow. Opo. Kayo po ba yung nagturo sa kanya? Pag kumanta ako, nakikita sa akin. Sinasama ko siya sa dati, pagtitinda. Pag kami contest, sinasali ko siya. Kasali rin ako. Sa bata siya, ako sa matanda. Yun, guha namin panalo pareho. Kawai! Yung taray nun, in fairness. Ha? Pero ito, gaano na po kalayo yung nailakbay nyo dahil po sa pagsisinging contest? Mula nag-upisa ako, 16 years old. Pagka ano, may racket, tasali ako. Ngayon, kahit paano, sumasali pa rin ako pagka meron ulit, tumatawag sa akin. I see. Pinakamalayo nyo po napuntahan. Kayo po ba nag-by plane, nag-by ship na? Ano ba to, by bus? Hanggang dito lang. Pinakamalayo, hanggang Pampanga lang. Uy, malayo na rin yun, ha? Pero okay, sino pong nag-influence sa inyo na kumanta? Na-influensyahan ako noon, bata pa ako. Mga 12 years old, kasama ko na nanay ko sa pagtinda ng fishbowl sa bandang Maynila, sa amin, sa Tondo.
pagka sinasama ko, nakita ko yung mga amateur. Kumakanta sila. Sabi ko, ang galing. Nainganyo ako. Ayun. Sabi ko, sasali ako pag ano. Pagka may time, sasali ako. Ngayon, nung time na 16 years ako, nagkaroon ng ano, yung ate ko, birthday doon, oh, punta tayo, birthday. Pumunta kami ng Morong, Molabe. Ayun. Nilista yung pangalan ko, hindi ko alam, nanonood ako. Tinawag yung pangalan ko, pilit akong tinutulak hanggang doon sa isang stage. Nanginig ang tuhod ko talaga. Talaga, yun ang ano ko na influensya. Tumuloy-tuloy na yung pagkanta ko. Maganda po yun. Pero buti po yung inyong kabuhayan ngayon ay natutustusan po yung inyong daily needs. Opo, nagtinda kami pag kami okasyon. Sa gabi, sa palengke, sa school, sa Biyernes, tuwing Biyernes naman, sa mga barangay day, kami dalawa ng misis ko. Kasya naman po eh, pagtitinda namin, basta magsikap lang. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng problema financially? Dahil po yun nga lang po yung ginagawa ninyo. Eh minsan nagkakaroon ng problema pagka talaga sabay-sabay. Minsan pag nawala ng gas, sabi ko, nawala ng gas, paano to? Saan tayo utang? Ang gawin namin, magtitinda kami para makapag, ano kami, makuha namin yung pambili ng gas. Minsan ano eh, ganun eh, ganun ang problema. Pero na-resolve ba naman? Pero kung sakali naman pong mananalo kayo ngayon, saan niyo po gagamitin yung pera niyo na napanulungan? Ay, ito po eh, pandadagdag namin sa ano, reblocking ng aming lugar, ayusin po yung lugar namin, kasi lilipatan namin bakanting lote eh, pandagdag ng panggawa ng bahay. Bakit po, ano po kailangan niyo? Bakit po kailangan ng reblocking? Ba't kailangan po ng ilipan? Ano po eh, kasi panggawa ng bahay, aayusin yung lugar namin para magkaroon ng sariling daanan, eskinita, para ho ganun gumanda ang aming lugar. So positive naman po pala yung pagbibiba, pagbabago. Opo. Maganda po yung nangyayaring ganyan. So balik po tayo sa singing nyo po. Ano, sino po yung mga idols nyo sa pagkanta na nagtulak sa inyo para sumali sa mga competitions? Ay, yung noon, ang aking idol, Foreigner, si Tom Jones. Ay. Tapos si Matt Monroe, mm-hmm. Marcus Sison, Basil Valdez, mm-hmm. marami po eh. Mm-hmm. Martin Rivera, Gary B. Mm-hmm. Marami po. Ano naman po yung genre ninyo? Yung ina-expect po ba namin mamaya nakakantahin nyo sa tawag ng tanghalan eh, mga ganong banat, mm-hmm. mga ganong opo, ito yung, genre po. Ito pong hinanda ko na to eh, aking kagustuhan na yung noong ko, 18 years old ako, kung paano ko kumilos, gagawin ko ngayon kung kaya ko pa. Pero kaya ko to, kaya ko. Mm. Yung anong galaw ni Tom Jones. Wow! Positive na naman. Pero para saan naman po o bakit po ninyo na piling sumali sa tawag ng tanghalan? Ito po eh, udyok ng aking mag-ina. Kasi, sabi ng anak ko, pa, sali ka. Para ano, may talento ka naman eh. Eh no, yung ano, kailangan natin ng ano eh, ng financial, sabi ko. O pamilya, sabi ko, sabi niya. O sige, sasali ako. Ayun, naudyok ng ano rin, ng mag-ina ko, na sumali ako. Yun. Congratulations po dahil nakaabot po kayo dito ngayon at matutupad nyo na po yung mabibigyan nyo na ng katuparan yung kanilang hiling sa inyo. Opo. Congratulations po! Opo, salamat po. Salamat po sa lahat. Good luck!